yung player na bata pa. Pero alam mong kayang-kaya na niyang makipagsabayan kasi mataas ang kanyang work ethic at mataas ang kanyang potential, mapa-opensa man or mapa-depensa. For sure, siya na ang magiging next superstar ng basketball team niyo. Usapang basketball na naman tayo mga tropa. Si Jonathan Kuminga na ba ang next superstar ng Golden State Warriors? Bakit? Bakit hindi ito mabitaw-bitawa ng Golden State Warriors? At the same time, makikita natin na parang pinaghahandaan talaga nila yung paglabas nitong player na to. At nakita naman natin napaka-explosive niya tsaka inaalagaan siya. Ang dami ng trade proposal para makuha tong player na to. Pero hanggang ngayon nasa Golden State Warriors pa rin. Bakit tingin natin inaalagaan tong player na to at tingin nyo bakit hindi to binibigay sa ibang team? Malalaman natin yan kung gaano kataas ang potential ng batang to, kaya ito ang magiging sunod na superstar ng Golden State Warriors. Pero bagong lahat, huwag kalimutan mag-subscribe and share para sa marami pang usapang basketball. Let's go! Ilaro niya itong first two games ng Golden State Warriors. Ito yung first game nila. Kalaban nila itong Phoenix Suns. Makikita natin dito yung pagiging athletic nitong player na to. At makikita rin natin na sobrang tapang nitong player na to. Tignan nyo itong play na to. Sablay. Tumalon siya. Tignan nyo yan, oh. Nakikipagsabayan kay Nurkic na napakalaking player. Wala itong katakot-takot. At tignan natin kung gaano siya kagaling mag-free throw. 2 out of 2. Importante yan kasi nga sa role niya bilang scorer. Isa pa, tignan mo. Napakagaling niya makipagbanggaan sa mga ibang player. Kevin Durant yan. Nakuha niya ng offensive rebound. Napaka-importante niya bilang scorer. Ang maganda pa sa player na to is alam niya kung saan siya pupunta, saan siya pupuesto. Tignan mo, kayang-kaya niyang isil yung mga ibang player. Kaya nakakakuha siya ng bola and then nakakascore siya. Yan yung maganda sa player na yan, sa pagiging athletic niya at saka matigas yung katawan niya. Ito pa, didepensahan mo si Kevin Durant. Probably top 3 scorer ngayong season na to. Pero babantayan mo ng 1-on-1 nung walang ka-double team. Tignan mo, nai-stop niya kasi nga malakas yung katawan niya and athletic siya. Makikita mo naman sa play na to na hindi siya basta-basta sumusuko sa offensive rebound. Mapapakinabangan natin yung pagiging athletic niyang player sa mga ganyang bagay. Tignan mo, umangat siya kasi ang taas niya ngang tumalon. Tapos malakas yung katawan niya, napunta kay Steph Curry. Alam mo na kung ano mangyayari dyan pag napunta kay Steph Curry. Eto naman, second game nila kalaban yung Sacramento Kings. Siyempre dikdikan to. Ang maganda rito, nakikita mo kaya pala niyang pumoste. Kahit ang laro niya is small forward or shooting guard, nakakaposte siya na napaka-importante. Ito naman, kayang-kaya niya siyempre yan, oh. Side step, open court, dalawa yung bantay pero panis. Kasi nga, athletic siya, may galaw siya, alam mong pinanganak siyang scorer. Ito pa, may tira siya sa labas. Napaka-importante niyan bilang scorer na kaya mong tumres. Kasi nga, hindi ka malilimitahan sa pagtira lang sa loob or sa perimeter. Ito pa, kayang-kaya niya uling pumoste. Tingnan mo, may bantay siya pero kayang-kaya niyang galawan ng konti-konting bangga lang. Panis! Magaling talaga tong batang to, mapaloob, mapalabas. Gustong-gusto ko sa kanya yung alam niya kung kailan niya gagamitin yung pagiging athletic niya. Yung mga ganyang offensive rebound, sasabog talaga yung crowd niya. Tignan mo, tuwan-tuwa si Steph Curry, oh. Kasi nga, off the ball na yan. Wala na may kuha ng bola. Pero tignan mo, naipagsabay siya sa talunan. Tapos siya'y nakakuha ng bola. Tapos ang solid ng dakdak. Tuwang-tuwa na naman GSW niyan. Ayan, nakita natin kung gaano siya kalakas maglaro, no? Tsaka nakita natin kung gaano kataas yung potential niya. Tignan naman natin yung interview kay Bob Myers na former president of operations ng Golden State Warriors kung bakit nila kinuha to si Jonathan Kuminga. Tignan natin sa video to. You got something special on your hands there. Yeah, you know, he's interesting. We were watching last night, Damon, with Steph. I was sitting with him and Draymond. And, you know, look, it's, for me, in the position I'm in, it's almost like watching your kids. You can't see it clearly because you want them to do so well. You invest all the time into it. We know what's at stake. So I almost care more about what a player might say about him and think about him because they don't carry that bias. But talking to Curry and Draymond, Steph was in the mix. He kind of elbowed me. He's like, this kid's pretty good. And these guys don't compliment easily. They've seen a lot. Sinabi lang naman dyan sa video na yan, kaya kinuha si Jonathan Kuminga dahil nakita nga ni Bob Myers kung ganito kalakas at the same time,
gusto siya ni Draymond Green tsaka ni Steph Curry na napaka-importante. Alam naman natin sila yung backbone ng team. Marami pang mararating tong batang to, panigurado. Basta patuloy lang siya mag-i-improve at patuloy lang siyang lalakas. Kasi nakikita ko, nabibigyan na siya ng playing time. May mga oras na siya na yung naglalaro during crunch time or yung end ng ball game. Napaka-importante nun para lalo pa siya mag-improve. Napakataas ng ceiling ng player na to. Napakaswerte ng Golden State Warriors nasa kanila tong player na to. Kasi alam nila, pagtanda nila Steph Curry, Klay Thompson at Draymond Green, meron silang Jonathan Kuminga na sasalo na pagiging superstar ng Golden State Warriors. Mga tropa, huwag kalimutan mag-subscribe and share para sa marami pang usapang basketball. Thank you! Mga tropa, maraming salamat pala sa lahat ng mga bumoto para sa inyo tong video na to. Thank you!